ang masamang damo, kahit saan lupa, tumutubo. Hindi na mamatay kagad. Huwag kang mag-alala. Ikaw ililibing ko ng buhay. Up! Hindi ako kasali dyan. Nalalo lang ako dito. Kala ko hindi ka kasali! Oh, kasali! Ano? 10 minuto na lang, alas 5 na. Tapos mo na laban. Eh, tapos na to eh. Akala ko hindi mo kaya. Ako saan tatapos eh. Eto, gusto mo? Sari na! Pare, tara na! Charina Santos. Naririto na naman po kami. Ay, ano ba naman kayo? At kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Diba, Charina? Tama. Si Charina lang palang gusto mo eh. Hindi problema ng bayan. Ha? Pangit! Matay sa gutom. Kailan kaya kayo didilat, ha? Mga taong nagpapahirap sa sikmura ng mga kababayan natin. Kahit naman konting awa, palimusan naman natin sila. Ano? Mga tao sa gobyerno! Hoy! Dilat! Ano ko pa gagawin mo ito, Angel? Oo.
Sagot mo kami, ha? Baka may sabi to. Wala. Mahirap na, ha? Si Sarino! Sandali lang! Ma'am! 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 Pwede ho ba bumaba muna kayo sandali? Ano ka, baliw? Bakit ako bababa? Ma'am, palagi ho ako nanonood ng TV. Palagi ko ho kayong pinapanood. Puro kalahating katawan na nakikita ko. Gusto ko lang naman ho makita yung buong katawan ninyo, eh. Presko ka, ha? Sige na, ma'am. Baba muna kayo. Gusto ko lang naman makita yung hita ninyo. Sige na, baba muna kayo. Guard! Guard! Ah, saan ka pupunta? Anong... Grabe bakit alam doon? Okay na yan. Okay na yung dalawang yun, eh. Ako na bahala sa'yo. Pagpunasan. Anong bahala? Ah, sinusuhulan mo ako. Hindi mo ako makukuha sa suhol. May prinsipyo yung tao to. Baka hindi mo alam kung saan ako galing. Saan? Aba, galing ako sa gera. Napalaban ako nung panahon ng atang. Hindi na usip na si prinsipyo ngayon. Utang, okay na bahala. 20? Ano ako, bibintihin? Hoy, may prinsipyo. Siguro, panda ka. Sa kangkano. O malaki balakang mo. Ganun, ha? Sige nga, tingnan mo, ha? Sige nga, ha? Ha? Hoy, bastos, dilat mo ang mga mata mo, ha? Tingnan mo kung pandak ako, kung malaki ang balakang ko, at kung sakang ako, ha? Sige nga, dilat mo mga mata mo! Wow! Ma'am, ang sexy-sexy ninyo! Para kayong balat ng makopa sa kinis! Ma'am, pwede mo bang makipagkilala? Excuse me, wala akong panahong makipagkilala sa isang napakabastos at napakapreskong katulad mo. Napakataray mo naman. Laplapin ko yung labi mo, eh. Mapipi ka sa sarap. Mamagapay ang uso mo. Napakalaswa ng dila mo! Guard! Guard! Bakit to, ma'am? Bukas, tanggal ka na sa trabaho. Ha? Naku naman. Ano pare? Nakita nyo ba? Hinaplos yung mukha ko! Ano ba kayo bakas nung kamay, no? Okay, ha? Tay, paiga ko kahit ipasok yung isang katulong. Wag lang ay, dun sa beer house. Ay, naku, malakas dun! Malay mo, makusundahan ng mga milyonary dun. E di bigla yaman tayo. Tay, halika na. Maawa na lang kayo sa akin, oh. Angel, ipapasok daw ako ng tatay sa beer house. Ang bata-bata pa rin itong anak nyo, ah. O, ano ba pakialam mo? Anak ko to. Kaysa naman maeng-eng laman dito lang sinulukulukod yan. Mabuti pa ipasok ng trabaho. Eh, kung ikaw na lang magtrabaho, eh, para mo nang binente anak nyo sa beer house yan. Hoy, ako, matulog man maghapon at magdamag, wala ka ng pakialam doon. At lalo ka walang pakialam kung ano man ang gawin ko dito sa anak ko. Halika na! Ayoko, itay! Angel! Pagsasayawin daw ako ng hubot-hubad doon! Anong gusto mo? Ako magsayo ng hubot-hubad doon? Papahiba manager doon? Ako ang gagano-ganon doon? Halika na nga! Halika na! Angel! Panabong ka na. Sir? Sa presinto ka na magpaliwanag. Patrolman! Huwag mo naman kunin yung kaibigan ko. Eh kami nga ginulo dito eh. Nananahimik kami doon eh. Major ako, gago. Kaya isarado mo yung bibig mo, baka pati ikaw makalabos ako. Sumama ka na, Angel. Sumama ka na. Baka iputok to, eh. Sige na. Huwag kang makulit, ha? Major. Ang yabang ng medyo na to. Tama na. Ano ko sila yan, eh? Parang ikaw kasama yung sakrotong baliling, eh. Tama na, eh. Kapag namatay ang sinaksak mo, kulong ka. Kapag nabuhay, laya ka. Sagot ko ang kaso mo, bata. Sir. Kaya, pirmahan mo itong statement mo, pati na rin itong mga blanco. Di ba, sir, kailangan ko ng abogado? Kapag ako humawak ng kaso mo, walang abogado. Maliwanag? Kaya pirma. Eh, sir, para saan yung blankong papel? Masyado kang mausisa, bata. Sabihin na lang nating insurance yan para wag malagay ang pangalan mo sa lapida. Okay ba? Yes, sir. Yun. Madali ka naman palang kausap, eh.
Inupakan mo lang mga bata ko. Sino? Yung mga uhugin? Sige, subukan natin. Alam mo, matagal na ako hindi nakakapatay sa suntok eh. Pwede ba, Emong? Masakit na yung mga kamaok sa kaso suntok eh. Tama na yung isang taong nasaksak ko sa isang gabi. Pwede ba pag hindi ka umalis sa dadaanan ko, baka saksakin kita? Sige, pabasagin ko mukha mo dito. Kala ko matibay ka! Hanggang dyan ka lang pala eh. Aray, kung! Ano ba? Angel, buka tayo si Raulo dito. Dadalawa lang tayo nagbubuhay ko dito. Eh, hindi mo naman kasi alam kung ano ang ibig sabihin ng nagmamahal na nandito. Alam mo, balang araw, ha? Iiduloyin mo ako sa panliligaw. Talaga? Oo! Oh! Ito ako ba sa pag-ibig? Oo! Oh! Dali na! Lumabas ka dyan! Basahin mo to! Mahal na mahal kita! Dali na! Lumabas ka dyan agad! Masahin mo to! Mahal na mahal din kita! Ha? Hoy! Ano? Ako ang nanliligaw dyan eh! Hindi nanliligaw nga katangil eh! Ako bahala sa'yo! Oh. Saan ako pumunta? Hoy! Naihiyo ko nag! Bawal dito! Lumabas ka! Naihiyo ko eh! Inihiyo ako! Bawal dito! Saan! Wala pang pasok dito! Eh, mata ka bukas! Eh, anong pakilam mo? Ayan! Ako! Ayan! 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 Ako bahala! Ayan! 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 Hindi mo kami makukuha sa pera! May tangal ka! Wala kayong mga prinsipyo! Wala kayong mga prinsipyo! Mga duwan! Tara lang! Ay, Charina. Nakakahiya! Nakakahiya ka. Charina! 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 Ma'am, huwag kayong lalapit dyan. Mga si Raulo yan. Ano ba ang problema mo, ha? Ma'am, aalis lang po ako dito pag nakipagkilala na kayo sa akin. Ipapupulis kita pag hindi ka umalis. Ma'am, ba't nyo naman ako papupulis? Wala namang masama dito sa ginagawa ko. Tsaka hindi nyo ako pwedeng ikulong. Karangalan nga ng bayan natin na hindi pwedeng ipakulong ang mga nagwebelga. Tama! Isa ka pa! Pareho kayo na amo mo! Mga baliw kayo! Mga buwang! Mga sinto-sinto! Guard! Palisin nyo nga yan! Yeah. Palisin na yan! Palisin na yan! Limang letra lang! Ano yun? Layan! Ano yung letra lang? Ano yun? Alin, yung microphone ko, ha? Mario, halika, halika. Nakita mo yan, ayun. Kunan mo yan, ha? Sino? Mga kaibigan, narito ako sa harap ng ABN-TV Network at isang lalaking nakikita ko ginugulpi ng mga security guard. Mga kaibigan, siya hindi maalam ang dahilan. Ang dalawang guard dyan ng ABN-TV Network ay lumabasok sa tutulong ngayon. Ang lalaking kanina nakita ko naglarali. At patuloy niyang hinahampas ang lalaki sa kabila ng hindi paglaban nito. Mga kaibigan, ayan. At pinapalong pa rin ang pasyon. Sandali! 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 Tama na! Ay, pare, sandali! Tama na yan! Ano ba? Pare, ano nangyari? Chris, sandali lang. Pwede ba huwag mo nang ilabas to? Huwag ka na makialam. Pare-pareho naman tayo nasa presa. Pwede ba hindi ko pakialaman yan eh. Nakita kong binubugyong tao. Eh. Hindi ko maalaman kung bakit pinagpulong ng kanilang security. Huwag mo pakialaman to. Nagrarally lang naman dyan. Uy, anong ginagawa nyo? Andun, nanunood lang kayo ah. Nakaandusay na nga yung tao. Kawawa naman. Uy, isalba yung mga security guard nyo eh. Pare, anong nangyari? Pare, ano ba talaga nangyari? Binugbog ka ng mga security guard? Kasi yung pinahayag ko doon sa placard na mahal ko po si Charina. Mahal mo ba siya? Opo. O, yun naman pala eh. May karapatan ka ipahayag ang iyong damdamin. Magdidemanda ka ba? Hindi po. Kasi, bakit hindi niyo sinulatan? Parali-rali pa kayo. Para kayong host publicity. Puro gimmick. Hindi naman Sabado Nights, ha? Maghubad ka lang kung gusto mong publicity. Hindi naman ako bold star eh. Ba't ako maghubad? Ba't kayo ni Itay? Pen pa lang kayo. Nagkatuluyan kayo. Sa papel kami nagsusulatan, hindi sa kartolina. Ano naman ang problema dun? Mas malaki ang sulat sa kartolina.
Mas madaling mababasa ni Charina. Oh, di na pugpug ka? Buang! Utro ka gani, tukunjud di ka! Akin na mukha mo, linisin ko. At ngayon, para sa isang special na balita, isang lalaki ang nag-rally tungkol sa pag-ibig. Sa harap ng ABN-TV station, narito ang report mula kay Chris Daluz. Ang lahat ay may karapatang magpahayag ng kanyang sariling damdamin sa anumang paraan. Subalit kay Angel Santo Domingo, ang karapatang yan ay sinikit sa pamamagitan ng pambubugbog ng mga security guard ng kabilang himpilan. Nasaan ang katarungan, mga kaibigan? Para sa subok. Ang ganda ng napalad ko, Angel, oh. Sana sumama ka sa akin doon. Ano? Ginugulpin nila yung mga driver. Saan? Pag kami hihingi, magbibigay ka. Tandaan nyo to, ha? Ang hindi magbibigay sa akin, patutulad dito. Walang angel-angel sa akin. Tandaan yan! Ano? Naintindihan nyo? Hey, Mom! Oh. Talaga, ha? Ano? Patanggal! Thank you, ah! Anong thank you? Dali natin sa ospital. Tara! Dali! Tulungan ako! Dali natin sa ospital! Buwan! Sige! Oo! I Love You Sabado. Meron po tayong flash report mula sa newsroom. Si Angel Santo Domingo, ang lalaking kamakailan lang na nabalitang nabugbog sa gate ng ABN station ay kasalukuyang nasa emergency room ngayon. Dahil sa natamong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa pagtatanggol niya sa mga driver ng pampasaherong jeepney na hinihinga ng tong ng mga extortionist goons sa kanilang lugar. At ayon sa doktor na tumitingin kay Santo Domingo, malubha ang lagay niya. At tabayanan ninyo ang mga susunod pang balita. Ngayon po sa pagbabalik ng ating programa. Doktor, kumusta ang anak ko? Kamusta na po ba lagay niya? Huwag kayong mag-alala. Ligtas na siya. Ah, salamat, doktor. Ah, wala nga naman. Thank you, sige, po. Sige. Basta huwag aalis dyan. Babalik agad ako. Hintayin mo ako. Oo, paano ako aalis dito? Masakit pa tama ako. Si Charina? Ayl, si Charina! Nandito si Charina! Nasaan, nasaan? Ang sexy! Dali mo! Nasaan, nasaan? Ayl na!
Angela! Alin, sigurado ako. Pumunta rito, tatalawin ka. Sigurado ba? Sigurado ako si Charina yun. May mga dala pang pagkain. Ganda lalaki na ba ako? Ay, ang gwapo mo. Kamukha mo sa Pakito. Tuloy! Tuloy, tuloy! Sir, maglilinis lang ho ako. Ha? Akala ko ba si Charina? Sige, linis ko na to. Linis ko na to. Labas, labas na. Oo. Sige ho, doktora. Kayo na hong bahala sa lola ko. Oo, sige. Siya nga pala, nandyan ngayon yung Angel Santo Domingo na nag-rally sa gate, ah. Hayaan niyo siya. Baka isipin niya siya pa ang dinadalo ko. Sige, huwag niyo hong pababayaan ng lola ko, ha? Oo, sige. Ako nang bahala sa kanya. Magkang tatamad-tamad, ha? Para makatulong na kang Angel. Oo. Para kang Angel sa akin. Tulong namin, oh. Ito, para kang Angel, pareho. Ito, saan ba to? Ito, ang giniling. Ako nga, ng pera. Bata ka ba? Ayos na. Ayos siya ngayon, oh. Ayun pala, natin. Bakit? Angel, pasayin siya ka na, Angel. Hindi na kami nakadalaw sa'yo sa ospital, eh. Oo nga, pare ko. Maghapon kasi kaming buwabiyahe. Muna na mangyaring masaksak, ah. Hindi rin pakita yung grupo ni Emong. Pero, huwag mag-ala, gaganti kami. Alabas tayo, inom tayo. Iba pare? Inom tayo. Inom tayo. Bale, okay lang yun. Para hindi na rin nila kayo kikilan. Nay! Nay! Nay, may dala akong pansit para sa inyo. Nay! Tol, nakita niyo ba nanay ko? Tulay, biinom. Salamat, ha. Nay? Inay! Inay! Inay, ano yung ginagawa niyo dito? Magkakasakit kayo sa ginagawa niyo niyan, eh. Nay, ano na ang pakiramdam niyo? Nangihina ako, anak. Sabi ko na sa inyo, Nay, huwag na kayong iinom. Makakasama sa inyo yan. Tignan niyo ang nangyari sa inyo. Saka pa, paano, Nay, pag nagkasakit kayo? Paano na ako? Tigilin niyo na yung kakainom, Nay. Ha? Sige, Nay, pahinga na kayo. Papantayan ko na lang kayo. Oh, Angel, bakit ikaw naglalo ba dyan? Eh, may sakit si Inay, eh. Ganun ba? Daming yan, ah. Ay, nako. Tutulungan na nga kita. O, teka muna. Bakit pinagsama mo itong puti at saka dikolor? Hindi nga ako marunong maglabi. Kung wala... Ay, nako. Kung wala lang sakit si Inay, di ko dapat ginagawa to. Magmamantya to. Ganun ba? Dapat iwalay muna natin to. Tingnan mo. Ay, nako. Kawawa ka na, wala ka ng t-shirt. Lagay mo na lang dyan. O, ito. Gamitin mo yung sabon. Hindi yung kuskus ka ng kuskus dyan. Turuan mo nga kaya. Hindi nga ako marunong gumamit nito, eh. Ganito nga eh. Kuskus ka lang ng kuskus. Ha? Tingnan mo mabuti na matuto ka. Bilis. Ganito na naman gagawin mo eh. Oh! Saan ka nakatingin? Ha? Ang puti? Ha? Wala. Sorry! Sorry ha! Ako! Pupunasan kita! Ay! Tama na! Ano ba ginagawa mo? Hoy! Sorry, Ari. Ikaw talaga hindi ka nag-iingat. Ingat na ingat nga ako. Iniingatan ko talaga. Ay, pinapasok na. Sige! Nakakainis ka naman eh! Sorry sa loob. Balik ka ng dami. Ikaw talaga? Gusto mo? Laki kang panalo. Nakita mo? Galing mo, Chong. Bakit ha? Bakit na? Ray? Hindi pa ba tapos yan? Kailangan may hatidedo niya karidad bukas ng umaga yan. Kailangan natin pera eh. Opo. Narito po ang ating minamahal na anchor person, si Miss Charina Santos. Katakot-takot na po ang problema natin. Problema sa basura, lahar sa Pampanga, at ngayon naman ay ang kakilakilabot na problema sa
ganito ang mga taong namamahala sa ating gobyerno? Eh bakit kailangang umangkat pa tayo ng 100,000 sakong bigas? Ganung napakarami naman nating ani. Eh, bakit nga kaya ganito, mga kababayan ko? Hindi kaya may lagayan? Ah, este, may misteryong nangyayari sa likod nito. Pakisabi na lang kay Doña Caridad na may sakit lang ang nanay ko. Pasensya na lang. Hindi ko na lang yung bayad. O, sige, pumasok ka muna. Oh, yan na ba yung mga damit na nilabhan? Opo, senyorita. Hi, handsome. I'm Mensu. Anong pangalan mo? Anghel po. Anghel. That's my favorite name in the whole world. You're a heaven sent. Alam mo, I really need a guardian angel eh. Isang linggo na ako di sa bahay, pero wala pa rin ako napapasyalan. Halika. Akala ko, nagbago ng mga Pinoy eh. Torpe pa rin pala. Ano? Homo ka ba? Pakiulit nga sinabi mo. Ang sabi ko, bakla ka ba? Bakla? Yan ang gusto ko. Medyo walang hiya. Naku, ang walang yan pasing na yan. Aba, ang seismal kong damit, sinunog. Naku, pag hindi ka naman nakapatay ng tao, oo. Na, bakit? Naku, yung walang yan nanay mo, sinunog ang damit ko. Ayan, nakita mo yan? Ang kiniso ng pigi nyo, may asim pa ho kayo. Bastos, bayaran mo to, 6,000 to, 6,000. Bayarin nyo muna yung labada ko. Eh, paano kita papayarin ni 6,000 halaga nito? Kung ayaw niyong bayarin yung labada ko, di hindi na ako maglalaba para sa inyo. Ako talaga napakabastos ito. Nakita mo ba? Anghel! Ay, nice meeting you. It's meeting you too! Anghel! Hayop ka! Nang dahil sa'yo na wala kami ng dileja, hindi ka namin napuruan nun. Ngayon, siguradong patay ka na. Emong. Emong, antigas talaga ng ulo mo. Bertong Bantot, sinabi mo na sa akin yan eh. Nakalimutan nyo na ba? Kahit magkaputol-putol ang talahib, tumutubo pa rin. Bata-bata mo pa, killer ka na. Pardo, kunan mo na statement yan. Ano pangalan? Sumagot ka. Sir, sir. Alaga ako itong pinapanakatan nyo ah. Anong kaso niyan? Homicide, sir. Pinatay si Maximo Milan, alias Emong. Anong problema ron?
Taratado rin naman yung tinira niya. Pasalamat nga kayo, nabawasan kayo ng sakit ng ulo sa kalsada eh. Tara. Major, hindi ko talaga maintindihan kung ba't ganun na lang pagmamalasakit niyo sa akin. Sabihin na lang nating mahilig ako sa masasamang damong katulad mo. Mahirap mamatay. Manuyot man sa tagaraw, ihian mo lang at nananariwa uli. Major, hindi ko talaga maintindihan eh. Mahirap talagang intindihin. Pero balang araw, maintindihan mo lahat yan. Sige, umuwi ka na, bata. Salamat, sir. Malapit na kitang gamitin ang Angel Santo Domingo. Guard? Good afternoon, ma'am. Nakikita mo pa ba yung lalaki na naloko sa akin? Yung nabugbog ng gwardiya dito? Di na ako, ma'am eh. Mula ako nung nagulpe, hindi na namin nakita. Hi, Angel. It's me. Pwede ba kitang maabala? Oo. Oo. Halika, pasok ka. Hi! Would you like to go out with me? Ha? Ano si sabi to? Ang sabi ko, gusto ko sana mamasyal. Sumahan mo naman ako. Yun lang pala eh. Saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Basta kasama kita. Sandali ah. Papalit lang ako. Sige. Nagugutom na ako eh. Merienda muna tayo. Tenga. Tenga? Ears. Ears? What's this? Chicken wing. Chicken wing? Pak pak. Ito ba yun? So, this is Manila, huh? Everything is kinakain pala from Bituka to Pekpek? Ang laswa naman ang bibig mo. Pakpak, hindi pekpek. Pareho na rin yun. Ang ganda pala dito, no? Yan yung pinagmamalaki ko sa yung falls. Ang sarap maligo, no? Kailangan malin mo na isang babae bago makipagsak sa kanya. Bakit? Anong palagay mo sa mga Pinay? Aso? Magkaregla lang. That's not what I mean, Angel. But sex. Katulad ng gusto ko. Gusto ng ibang tao. Parang gusto mong manood ng sine. Mamasyal. Kumain sa labas. Mag-shopping. Mag-sex. Kaya nag-sex tayo. Ang ibig mo sabihin, hindi mo ako gusto? Hindi mo ako mahal? Jesus Christ, Anghel! Ano ka ba naman? Nagpasama lang ako sa iyong mamasyal. Kumapit lang ako sa iyo, dumikit lang ako sa iyo. Inisip mo nang gusto kita. Honestly, Anghel, I like you. Pero, hindi ibig sabihin nun na mahal na kita.
May boyfriend na ako sa Amerika. And I'm sure he's around. So why not too? To get even. 2 days from now, babalik na ako sa Amerika. I'm tired eh. Can we go now? Come on, cheer up! Para lang pala akong laruan sa'yo. Anong gusto mo? Mahalin din kita? The more you'll be hurt, mas lalo ka lang masasaktan. Alam ko. Pero sana kahit papano, minahal mo rin ako. Goodbye, my guardian angel. Sir! 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 Saan tayo? Handa na ang plano natin. Naibigay na ng mga security guard ang impormasyon. Sir, paano kung mabuko tayo? Meron na bang nakulong sa mga kauri natin? Matanggal? Pwede. Mailipat ng pwesto? Maaari din. Pero hinding-hindi ka makukulong. At magkaroon man tayo ng bulilyaso, siguradong kakumpetensya lang natin ang may kagagawa nun. Ituturo din natin sila. Makikipagbatuhan na lang tayo ng basura. Di baling marumihan tayo. Kung milyones din lamang ang dudungis sa mga kamay natin. Makinig kayo mabuti. Bukas ng alas 11 ng umaga, daraan sa kalye ng Sangandaan ang dalawang kotse na may dalang pera na ibabagsak sa mga money changers sa ermita. Nagkakaintindihan ba tayo? Mailabas to. Aba, oo, Deniente. Anytime. Sorry po. Hindi po ako nilalabas eh. Sumama ka na. Pag hindi ka sumama kay Deniente, siguradong magigipit ang ama mo. Diba, Brad? Ikaw din. Baka gusto mong makulong siya. Kaya mabuti pa. Pumayag ka na sa kagustuhan ni Tiniente. O sige na, oh, sige na. Pili namin sa'yo, ha? Si Silvia yun, ha? Okay lang, basta sa inyo. Huwag kang pumunta dyan, Tiniente. O sige na, babay na. Tiniente, huwag kang magpapakabasa. Baka ikay mapasma. Silvia! Baba mo kayo sa namin! Sandali lang! Saan ba pupunta? Ay, pupuntahan lang ako! Bumaba ka nga dyan! Ka... Sino ko ba? Uy, ano ba? Huwag kang makilap! Sandali na! Huwag kang makilap nyo, ha? Ano ba? Sige! Baba! Oo! Sino ba yung lalaking yun? Kaibigan mo? Hindi. Karelasyon mo? Hindi nga eh. O baka naman asawa mo? Lalong hindi. Eh bakit naman napakasobre yata ng atensyon binibigay sa'yo ng lalaking yun? Basta kaibigan ko. Bakit ka ba nang kikialam? Sumama na nga ako sa'yo dito eh. Thank you.
bunot! Papatayin kita! San dinala nung hayop na lalaking babaeng kasama niya? Nandulo. Duno. Walang susunod. Ayup ka. Mabubulo ko ngayon sa bilangguan. Ayup ka talaga, bata, oh. Tigilan mo na yan. Sakit ko na yan, sir. Ginigiyang ako kapag walang babae sa buhay ko, kahit na isang minuto. Hindi naman ako laban sa ginagawa mo. Kaya lang, baka mapatay ka nang dahil sa tatlong mag-anak mo sa pagitan ng hita. Hindi pa sinisirang ang papatay sa akin. Malinis ako magtrabaho. Walang hiya ka. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang kaisa-isa kong pag-asa sa buhay. Mamamatay tao! Kriminal! Mangkadyo, hindi ako pumatay kay Sylvia. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak niyo. Pinilit niyo siyang sumayaw sa beer house. Kung buhay pa si Sylvia, kayo ang sisisihin niya. Malinis pa sana siya. Ngayon, kayong sasayaw sa bar. Masama kayong ama, Mangkadyo. Hindi ko mayalis na ipagtanggol mo si Sylvia. Pero paano tayo ngayon? Mahirap lang tayo. Sana kukuha ng pera para piyansa sa'yo. Nay, huwag na kayong umiyak. Parang hindi na kayo nasanay. Wala na naman tayong magagawa eh. Nandito na to. Meron, anak. Hindi pa huli. Tumawag ka sa kanya. Bumalik ka sa Diyos, anak. Nay, huwag na natin siya abalahin. Alam naman ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay ko eh. Kung maalala niya ako, sa kabila ng katarantaduhan ko, okay lang. Kung hindi, kasalanan ko naman, di ba, Nay? Sir, pare. Bernabe, si Angel. Sir, kinuha ni Hipolito at ni Cordero. Abay, saan dinala? Sa katayan, sir. Tapang ka talaga, hayop ka. Ayaw mo humingi ng awa, ha? Papatay man niyo ako, pero hindi niyo pa rin maririnig sa bibig ko ang iniisip niyo. Patayin kaya namin ngayon, anghel na demonyo! Sarento! Major, magandang gabi, oh, Major. Panabong na yung kinakatay niyo, ha? Matalim ng tahid yan. Sayang naman kung pupulutanin niyo lang.
Pero kung talaga maiinit na yung mga itlog ninyo, kayong dalawa na ang lilitsunin ko. Mababait naman pala kayong kausap eh. Tatahol kayo kung titira kayo ng alaga ko, ha? Ipagamot niyo to! Uy! Saan ka pupunta? Tara! Ala, anong tinitingin mo? Dalawang baril ito, Anghel. Hindi mo babayaran, pero gagamitin mo ayon sa ipagagawa ko sa'yo. Kinalulungkot ko, Major, pero hindi ko matatanggap yung mga baril niyo. Kung inaakala mo makakatanggi ka sa akin, mag-isip ka uli, Anghel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major, kapag tinanggihan mo mga baril na yan ngayong gabi, sa ibang paraan ako maniningil. Bakit ako may dinala rito? Tsaka, parang pooklibingan to, sir, ah. Sir, yung party namin, hindi nyo pa nabibigay, ha? Hindi nyo nakakailanganin ng pera. Ha? Tapos na mission nyo rito sa lupa. Huhusgahan na kayo sa impyerno. Pero, sir, bakit ako? Ikaw ang magiging sentensyador. Sir, pinakinabangan nyo na naman yung mga yun eh. Noon yun, pero hindi ko na sila kailangan ngayon. Masyado nang maraming nalalaman ng mga animal na yan. Kaya bago tumabil ang mga dila, kailangan manahimik na sila. Anghel! Kosa! Magkasama naman tayo ah! Saan naman, Anghel? Kayo talaga mga pulis! Nakinabang na kayo sa amin eh! Tapos ganito gagawin nyo sa amin! Pero sir, ba't? Gawin nyo! Kung hindi sasama ka sa kanilang pipila, Para mo na kawais! Tinilang mo!
tayo ay mga sibilisadong tao. Kristiyano. Kaya ang pagkamatay ng mga bilanggo ay hindi paraang makatao. Ano nang silbi ng ating husgado? Anghel anak, hindi ko naman sinasabi may kinalaman ka sa mga binabanggit ni Sharina. Gusto ko lang ipaunawa sa'yo na hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa'yo. Maging tapat ka at mapagkakatiwalaan. Ang kapalaran ko bilang isang ina ay bukas na aklat para sa'yo. At ang bawat pahinang nakasulat doon, alam mo, hindi ako naglihim sa'yo, anak. Kaya huwag kang maglilihim sa akin. Nay, hindi naman ako naglilihim sa inyo eh. Nagsisinungaling ka eh. Hindi rin ho. Magtapat ka. Saan galing itong mga pera? Nay, pumasok ko akong bodyguard. Yung perang ibinigay ko sa inyo, sweldo ko po yan. Bandaro lang tayo. Ang bango. Saan yung kong dadalhin? Baka hinahanap na ho ako ng nanay ko. Huwag ka mag-alala. Ayaw mo yan. Pag uwi mo, may atik ka pa. At matitikman mo ang sarap na kailan may hindi diba, pa nalalasap. Di ba, Harap? O, sandali. Dito tayo. Huwag po maawa na kayo. Mo naman yung kamay mo. Ng nanay ko. Magagalit ho ang nanay ko. Ako. Harap, sandali. Ako muna. Hindi tayo pwede magsabay dyan. Ba't ka ganyan? Palagi ka lang una. Uy, mamaya ikaw naman. Tama na yan. Bakit ba? Mabuti pa doon tayo sa may ilog. Ilog? Oo. Oh. Sige, okay. Doon tayo. Para makapaghugas din tayo, no? Patagal ako naghintay. Pero hindi ako nainip. Ang mga katulad yung baboy, ang alam ko, sa kanal kayo naglulublob. Hoy, babae, takbo. Ay, kasama naman at siyempo na talong to, ah. Kung mag-aasta ka, parang kayang-kaya mo kami, ah. Ha? Salamat sa inyong pakikinig. Mamayang gabi. Alam mo nang gagawin mo. Pagkakuha ng pera, idadaan mo ang mga tao sa checkpoint. Paunahin mo sila. Pero Major, baka pwedeng wag na. Anghel, Anghel. Huwag mo kong pangungunahan. Alam kong ginagawa ko. Sige na. Sir. Gumagawa ka ng demonyo. Baka hindi mo kayang pigilan. Saka pa! Alam ko ang ginagawa ko. Nagpapaalala lang, sir. Baka balang araw. Baka suwagin ka ng demonyong sinasabi ko. Major, saan nyo bang dito dadaan ang mga hold-upper? Alam mo, Fred, kahit kailan, hindi pa ako nagkamali.
pati na rin yung mga assets na nagbibigay sa akin ng impormasyon. Manood ka na lang. Position, men! Kayo nasa loob ng kotse, bumaba! Atin na yung mga ninakaw niyo, baba niyo! Pare, bakit kaya? Ewan ko. Alam mo naman si Major, mahilig sa publicity. Oo nga, pare. Palabas lang yan. Tara, tara, tayo. Sir! Kayo nagpaparumi na nasa sakupan ko. Kaya dapat lang kayo mawala. Alamama po ang mga holdapper, kaya sila ay binaril ni Major Durango. Ayun po at ang mga iba ay tinamaan din. May buhay pa, dali nyo sa ospital. Oh, sige, kunin mo rin. Sir, patay na to. Dito, dito, kunin mo to. Mga kababayan, ang police official na ito, si Major Durango, ang dapat papurihan at gawing hero ng makabagong pulisya. Kanina pa nga ako naghihintay, Charina. Paano ka nakapasok? Eh, mababa lang naman yung bakod nyo, eh. Di, tinanong ko na lang. Ipapupulis kita. Umalis ka na. Tinitira mo yung mga pulis sa TV, tapos ngayon, sa kanila ka rin tatakbo. Sabi na umalis ka na, eh. Charina, pwede ba? Ipapupulis kita. Charina, kaya lang naman talaga ako pumunta dito para ibigay sa'yo importanteng impormasyon. Loko-loko. Lolokohin mo pa ako, eh gusto mo lang naman akong pagsamantalahan. Hindi sa lahat ng panahon, nagbibiro ako. Kung gusto mo, alis na ako. Sayang lang ang impormasyon na ibibigay ko sa'yo. Teka, ano ba yon? Tungkol sa isang opisyal na pulis. Aba, eh, napakasasamang mga pulis niyan. Kung totoo ang nasabing impormasyon. Sa ganon, papuputukin ang nasabing pulis opisyal at kapag ito'y mainit na mainit na, ay isa ka ipasasalvage ang kawawang mga bilanggo ng nasabing opisyal. At palilitawin nilang na-encounter ang mga bilanggo at lumaban, kaya napilitan silang patayin ang mga ito. Tingnan mo nga naman, Kafred, ang mga pulis, kasuka-suka. Aba, talaga. At bukas, muli na naman po naming uupakan ang mga dapat upakan at purihin ang mga dapat purihin. Ito po si Charina Santos. Ang inyong kaibigan, si Fred Balcon. Sa programa ng Hoy! Dila! Ang hindi ko malaman ay kung saan kumukuha ng impormasyon ang letseng babaeng yun tungkol sa atin. May pinagsabihan ka ba, Anghel? Sir,
Hindi ko naman magagawa sa inyo yun eh. Kapag sidilat ko kayo, di papatayin niyo ako. Sir, baka naman nabuhay mga sinasalvage ito. Pagkatapos itinago sa media. Imposible yun, sir. Lahat ng pinapatrabaho niyo sa akin, sinisigurado kong patay. Pues, saan niya nakuha ang impormasyon? At tukoy na tukoy niya ang modus operandi natin. Teka, sir. May naalala ko. Napanood ko to sa TV. Nagra-rally. Ganun niya kakursunada si Charina. Kung ganun, isa lang ang paraan para patunayan mong hindi ikaw ang Judas. Dukutin mo at patayin si Charina sa harapan ko! Buksan mo yung gate! Yes, sir! Sige, bunot! Nang mamatay ka na ngayon! Bakit? Charina, sumama ka na sa akin ngayon! Papatay ka nila dito! Angel! Dali mo na! Wala nang maraming tanong! Ali ka na! Bilisan nyo! Sige, saka mo! Bilis! Mamaya na ako magpapaliwanag. Etong baril, putok mo doon sa mga humahabol sa atin. Bilis! May baril ako. Natatakot na ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Samahan mo ako. Humanap tayong tindahan. Bumili ka ng jean. Kailangan maalis ang bala. Ano kasing ginawa mo eh? Anghel!
Wala ito. Paanda rin may sasakyan. Hanap tayong tutulugan. Nag-aalala ako kay Angel. Tatlong araw na siyang hindi umuwi. Hindi naman niya dating ginagawa yun. Baka kung napano ng kaibigan niyo. Huwag ho kayong mag-isip ng ganyan. Wala naman hong mangyayari sa kanya eh. Anak, kung ano man ang mangyari ko, anong bahala kay Angel? Maneta Singh, huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Angel. O sige ho, mabuti lang pahinga na kayo at tutuloy na ako. Anak, ikaw nang bahala kay Angel. O sige ho. O Marco, may iwan ka na. Ikaw na bahala kay Maneta Singh. Tsaka bantayin mo siya. Oh, sige. Ako na ako. Ay, Bentot. Pasalubungan mo naman ako ng balot, oh. Oh, sige. Bahala ka na dyan, ha? Ingat. Anong iniisip mo? Iniisip ko ang nanay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Nung una, akala ko Kenkoy ka. Yun pala, marunong ka rin palang magdrama. Hindi na nakakatawa itong nangyayari sa akin. At sa'yo, ma'am. Mabait naman nanay ko eh. Pero ang ginaganti ko, puro ikasasama ng loob niya. Kahit ako eh. Hindi ko nga alam kung paano ka nadamay sa akin. Maski nga sa panaginip, hindi ko naisip na makakasama kit sa ganitong lugar. Niligtas kita sa kamatayan. Oo, masama ako. Pero hindi ako papayag na mapatay ka nila. Salamat. Kahit pala masamang damo, marunong ring magmalasakit sa kapwa. Hindi lang naman ako nagmamalasakit sa inyo, ma'am. Mahal ko kayo. Kapag sinabi pa ulit yon, sasampalin kita. Inulit ko, ma'am. Mahal kita. Nasaan si Angel? Wala rito! Wala? Sig! Nasaan si Angel? Wala rito! Nasaan? Wala! Marco, ano ba yan? Nasaan ang anak mo? Hindi ko alam! Wala mo alam? Isang tanong pa. Nasaan si Angel? Hindi ko. Hindi ko. Wala. Kapag hindi mo sinabi ko nasaan si Angel, papatay kita. Hindi. Nasaan? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Marco! Marco! Dalawang ipinamili mo! Lambing sa akin. Ako.
Hindi ko lang ino si Angel. Pagdamang ko siyang inaalam eh. Kaya ko ipinatawag ang kumpirensyang ito ay para malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa pagkakakidnap kay Charina Santos. Major, sino si Angel? Bakit niya dinukot si Charina? Oo nga, Major. Samantalang hindi naman pulis si Angel. Kilala ko si Angel. Isa siyang kriminal. Katunayan ang record niya ay nandito sa harapan ko mismo. Maaaring isang mataas na opisyal ng pulis ang tinamaan ng expose ni Charina kung kaya't inutusan niya ang walang pusong si Angel upang dukutin ang walang kalaban-laban at kawawang newscaster. Kung ganun, sir, totoo pala ang mga expose ni Charina na may mataas na opisyal na kasangkot sa pagpapalabas ng mga preso at ginagamit sila upang manghold at ng bangko at pagkatapos sinasalvage. Totoo ba to, sir? Siguro. Pero wala bang pinal na detalye kung sino ang opisyal na tinutukoy niya? Si Bentot yun ah. Bentot! Halika rito! Angel! Angel, pinatay ang nanay mo eh. Pati si Marco. Ano? Dadalawin kita sana eh. Dadaanan kita. Ay, napakasakit naman nangyari sa atin. Hindi man lamang kita na ipagtanggol. Pasensya na ho kayo, wala ako. Gaganti ako, Inay. Gaganti ako. Angel, hindi ka pwede magtagal dito. Pinaghanap ka ng mga pulis. Mamaya lang, babalik sila rito. Bento, huwag mong iiwan si Inay at si Marco. Ngayong gabi rin, papatayin ko si Major Durango, pati ang mga aso niya. Angel! Angel! Huwag kang sumuong sa mga bagay na ikamamatay mo. Kung sa pakiramdam mo, wala nang halaga ang buhay mo. Sa akin, mahalaga ka. Paano naman ako? Mahal kita, Angel. Mahal kita. Pwede ba ako naman ang pakinggan mo ngayon? Simula pa lang ng buhay ko, Charina. Bigo na ako. Gusto ko lang ngayon, pumatay at mamatay. Ngayon! Ngayon! Hello? Hello? Charina? Kafred. Ang ibig mo sabihin eh, pumayag ang station manager sa ransom money na hinihingi ni Angel? Oo, Major. Sa kondisyon na buhay si Charina ang babalik sa istasyon. Sa puntong yan, wala kang dapat alalahanin, Kafred. Dahil ngayon pa lang ay sinisiguro ko na sa iyong kaligtasan ni Charina. At tinitiyak ko sa iyo mamamatay si Angel Santo Domingo dahil sa ginawa niya. Salamat, Major. Ang ransom money, saan dadalhin? Malalaman ko sa sandaling itawag nila. At itatawag ko kagad sa iyo. Salamat. Sige, girlfriend. Dala na namin ang pera! Angel! Ilabas mo si Charina! Durango! Nandito ako! Pakita mo sa akin yung pera! Oh!
Idilat mo ang mata mo! Si Charina naman ay pakita mo! Eto! Dalhin mo rito ang pera kung gusto mong makuha si Charina! Si Charina ang dalhin mo rito kung gusto mong makuha ang pera! Papatayin ko si Charina pag hindi mo dinala dito yung pera! Ganon? Oo, ganon! Di magsama na kayo! Medyo, baka tamaan niyo si Charina! Wala akong pakiram! Pumasok na kayo! Pumasok na kayo! Pilitan ninyo! Lumalaban ang tarantado! Ginawa mong pagpatay sa inay ko, kay Silvia, at sa isang kaibigan ko, sampungan ang buhay mo, uutangin ko. Sabog ang betog mo. Makakabahid ka na, sabog ang betog mo. Sabi ko sa iyo niyan ay ikamamatay mo eh.
Huwag kang alis dito. Angel, mag-ingat ka. Hindi ko na kaya kawalanghian mo, Durango! Isang demonyo! Salot ka sa lipunan! Ikaw ang nagpaparami sa PNP! Wala kang karapatan magsuot ng uniforme! Isa ka pang dagdag sa problema ng bayan! Ano na iintindihan mo sa problema ng bayan? Sasabihin ko sa'yo! Ang problema lang ay pera! 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 Ano pa ba sa palagay mo dahilan kung bakit pinakawala kita katulad ng iba pang kriminal na kasama mo? Para bigyan ng masarap na buhay? Tara! Ginagawa ko lang yun upang makapaghasigay na laging patmako ako ang gusto ko na walang dalili tumuturo sa akin. Kaya bago magkaturuan, kailangan mawala ka na katulad na iba pang kriminal na kasama mong nauna na sa'yo. Sapat na sinabi mo para maabsuelto ako, Durango. Salamat sa testimonya mo. Anong testimonya? Lahat na sinabi mo ay nakarecord sa video, Durango. Igala mo mga mata mo. Kinausap kong MBI. Alan! Angel! Angel! May buhay pa rito! Gumaban ka, parang unang awa. Huwag kang mamamatay. Mahal na mahal kita. Angel! Angel! Sarina, ang masamanta mo, matagal mamatay.